ko siya iskinol, tapos nilagyan ko siya ng dalasin C. Para yung allergy ng mukha, bahala na na kung unsa na niya pagkuskos, basta kung pahid na. So after 1 year ko dito, nung umuwi ako, yun ko lang nalaman, bukas na pala siya. Hindi ako umabot ng 1 year, hindi ko malalaman na bubukas na pala yung roll up ng bintana ko. Pero ang nasisira na naman is yung ito siya, itong salamin, hindi na siya ma-open. Tigas eh. Yan ito, magdadry yung mukha, tapos, ayan, masusunod. Siya yung nagpapaitim sa kilay ko. Dati yung kilay ko brown siya, hindi siya itim. So ngayon, makikita mo na siya itim na ng konti. Diba? Diba? Marami akong kilay. So yan. Kinaganyan ko lang yung jaman. Pwede mo naman siya nilagay pati doon sa konti. Lagay mo rin sa labi para hindi matutuyo yung labi. Kahit ipahid mo ito sa buong katawan mo, okay lang. Wala siyang side effect. Maganda ang effect niya. Basta hindi ko lang mapilat sa labi. Tapos, mayroon tayong ito siya, olive oil. Ito siya nilagay ko dito. Tapos nilagyan ko lang. Cloves to sa English. Cloves ang tawag din. Dito ito siya, olive oil, virgin olive oil. Dito ko naman ilagay sa buhok. Dahil dito, sobrang mainit sa gitna ng silangan, na yung buhok dito naglalagas kasi yung tubig mainit. Pag hindi ka sanay, okay ka talaga. So, ito yung nilalagay ko sa hair ko. So, so far, gumanda yung hair ko, makapal, shiny. Ayan. Kahit basa-basa pa siya ng konti, tinatali ko, hindi siya nasisira. Kasi hindi siya matutuyo. Kasi well siya. Ang nakakasira kasi ng buhok is pag nagdadry siya, tapos pag natali. Bukan yung itali yung halaman na tuyo. Nalala, umamatay. Tuyo-tuyo. Ganun din yung buhok niya. Ito lang siya.
chance siya. Bilog na bilog. Sige, dali natin ang mapusubin ito. Ganito siya. Unibet. Pero, suklayan natin ang isa. Dalawa. Okay na siya. Iroon na siya ganito. Bang. Choice kaya.